Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayong demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakalap at babantay, sa mabuting pamahala, mabuting lipunan, patas ng hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa isyo ng order ni Mayor Isko Moreno na baklasin o tanggalin itong mga tarpulin na may slogan na ang CPP-NPA ay persona ng grata sa Metro Manila. At hindi sinang-ayunan ni Mayor Isko itong hakbangin na ito na magpaskil ng mga tarpuli na ito na may mga slogan na persona ng grata sa Metro Manila, na kung saan ayon sa kanya ay nasa gitna tayo ng pandemic o health issues. So kailangan natin ngayon ay pagkakaisa, pagtutulungan para resolbahin ito at hindi politikahan. At magkaroon tayo noong concern, malasakit sa kapwa, pagmamahal habag para sa ating kapwa-tao. At irespeto yung mga ating mga iba't ibang mga political na pananaw ayon kay Miss, sa ating kagalang-galang na mayor. So nais itong ating kagalang-galang na mayor na itong dadayo dito sa Metro Manila, syempre, gusto niya ay mga responsable yung mga tao at hindi yung mga gumagawa ng mga toxic doon. So, malaki na nga yung problema ron, kung ano na pang problema ang dala ron. So, ngayon, ang nais niya, harapin ngayon itong i-address itong pandemic o itong health issues na kinaharap natin sa ngayon, na kung saan ay marami yung epekto nito o naapektuhan itong pandemic na ito at doon sa pumalakad ng pamahalaan, maraming gutom, especially Metro Manila. Marami yung nagkakasakit at nangamamatay. So ngayon ay dapat i-address ito at hindi ito yung panahon para sa pro-government or anti-government stance. Kundi magkaisa magtulong para doon sa kinaharap na problema natin ngayon. So ngayon nais niya na huwag ilagay doon sa Metro Manila. Sa ngayon yung tarpuli na yan na mayroong persona ng grata. So para sa kanya, ito ay toxic at basura lamang ito. So ang pinakamahinam na gawin ng naglagay noon, kaya itulong doon sa mga walang mask o mga kinakailangan nila ng mga face shields para sa pagharap dyan sa pandemic na yan o health issues na yan. So, gusto niya magtulungan yung pamahalaan, yung national, local, kagaya nung eskwelahan na edukasyon. So, pagtulungan nila para pakinabangan lahat dahil sa Metro Manila na yung pagbubukas ng yung pagtutulungan nila ng national at local dun sa edukasyon doon. So ngayon ay itinatanggi ng ating PNP chief itong pagpapasgil noong tarpulin niya. Hindi rin sa kanila galing yun. Pero ngayon, ang banat naman ni PNP chief ay hindi niya nais na magasik ng karasan itong CPP-NPA doon sa Metro Manila o all over parts of the country. At mga biktima ang halipo ng Pilipino. So, pinoprotektahan niya ang halipo ng Pilipino at maging doon sa mga rally-rally, no, wag gawa ng karasan ayon sa ating PNP chief upang sila ay hindi rin magawa ng masaktan ng kanilang hanap. So, according naman doon sa NTFL spokesperson, si Lieutenant General Parlade, itinanggi rin niya na sa kanila galing yung order na yan para magpaskil ng mga ganun. So, ngayon, may banat din siya kay Mayor Isko na welcome niya yung CPP-NP doon sa Metro Manila kung pinagbabaklas niya ngayon o pinagtatanggal yung mga tarpuling doon. So, yun, ang kanyang banat kay Mayor Isko at natatakot siya doon sa parusa na o pagpaparusa na sinasabi ni General Pagliari kung ano yung tinutukoy niya ron.
Ngayon ay suportado naman ni Secretary Anyo itong paglalagay ng tarpaulin na ito at ayon sa kanya, kakausap niya yung mga mayors. At ito ay nasa sa konstitusyon naman daw, malaya naman daw na makapagsalita ng mga ganito. So ang hindi maganito, pati itong mga ano, mga artista o mga actress, direktag ni NTF, ano, spokesperson Parlade. So yun, mabigat doon. So kanyang niredtag si na Catriona, si Lisa Soberano, iba't iba, Angel Locsin. So yan, may mga issue siya ng mga in-race dyan. Due to supporting Gabriela doon sa kanyang kampanya, doon sa Women and Children Protection, pambihira. So ngayon, ang Human Rights Promotion ay patuloy na sumusuporta sa Administrasyon Duterte. So we support the Duterte administration at ating sinasabol sa kanya yung strictong pagkabahira ng mga mahala, patas ng justisya at karapatang pantao. So kanyang paintingin yun at strictong pairalin yun sa pagkabahira niya ng pamamalang ito. Ngayon ay dito sa pagharap ngayon sa insurgency o pagharap sa CPP and PNDF o rebels, o mga insurgents ay dito sa issue ng paglalagay ng mga tarpaulin o yung mga yung tarpaulin ng NTFL ka sa bawat mga municipality. So ang itong isinagawang hakbangin na ito na either supported dahil tinatanggi ng mga nasa NTF at saka PNP yan, so supporter ang siya maaaring naglagay noon. So ngayon ay itong paglalagay na ito ay mayroong disrespecting dun sa opisina ng mayor's office sa kay Mayor Esco dahil sa walang konsultasyon ito, malinaw. Kaya hindi sinangayunan lalo ito ni Mayor Esco sa ating pananaw kasi hindi niya sinangayun, which is na sa ating paningin walang consultation dito, which na yung mga LGO na para suportahan itong layunin ng NTFL CAC, yung EO70. Kaya sa tingin natin walang consultation dito kaya napabaklas ito. Lalo, so na gano'n, na inilagay na lamang na hindi naman nalalaman ng mayor's office. So, dapat may consultation dyan. So, they should respect the office of the mayor, of all the mayors. Yung kagayon sinabi ni Mayor Anyo, ani Secretary Anyo, dapat nakipag-usap muna o may consultation dyan bago diniscuss kung paano yung gagawin pag-harap at paglaban kasi CPP and PNDF na yan with the support of the mayor and then supporting NTFL ka. So, dapat gano'n. And with the campaign of this is kind of slogan. So, dapat merong consultation. So, ngayon, ating sinusuportahan si Mayor Esco Moreno doon sa pagbabaklas na yan ng mga tarpaulin na yan at doon sa kanyang mga kapaliwanagan, hindi kaya niya binaklas itong mga tarpaulin na ito na mayroong persona ng gratis ng NTA. So, ngayon ay maliban yan ang ating susog o ang ating suporta rito ay hindi rin talaga tayo sumasang-ayon diyan sa paglalagay ng slogan na yan na yung persona ng grata ang CPP and BNDF. Kung saan ay ito ay para sa atin ito ay dapat ay mayroong malino na konsultasyon with all the mayors supporting them with this kind of slogan. At ito ay dapat ay dahil sa mga mayors ay mayroong mga ano yun, may mga functions yan facing the insurgents. At saka may mga pananaw din sila kung paano nila kakaharapin yung mga insurgents bilang mga nasa lokalidad, lalo lang yung mga nasa kanayunan ng mga siyudad, ng mga towns o mga munisipalidad na mayroon mga NPA infected areas. So meron sila mga pamamara para harapin yung mga yan. So dapat ganun na dapat ay mayroon mahusay na konsultasyon how to face this. At hindi yung basta parang ito nga ito ay EU70 nga pero but the formulation of the implementation yung hindi basta-basta ganun na diba ginawa ni slogan ito all over the Philippines eh sige paskil niyan diba dahil mo consulting kung paano nyo whole nation approach yan with the LGU. So ngayon ay ang isa pang hindi maganda rito sa paglalagay ng slogan na ito ng ating pamahalaan at tinutuldukan na ng pamahalaan na huwag harapin sa peace talks itong CPPNP. So bakit ito maaapektuhan nito nung sinasabi nilang
hindi katanggap-tanggap ang CQP and PNDF. So ngayon, hindi na rin nila tinatanggap ito doon sa pakipag-usap sa usapang ibang kapayapaan. Which is, yung pakipagharap sa PISTOC, isa sa pinaka mahusay at mataas na antas para doon sa peace and order na pagpapatupad ng pamanan. Hindi lang basta supilin, pasukuin itong CQP and PNDF, which is kind na may mamatinding rebellion na ginagawa. So ngayon, ay ang peace process, hindi dapat tinatanggal yan. Palaging patuloy yan at hindi ito tinatanggal ating pamanan, hindi tumahakbang, nakokontra yung sa peace process. So ngayon, with that, ang ginagawa ng pamahalaan ay tinatanggal na nila yung table na magkausap ng pamahalaan sa peace process. So tinatanggal na nila yung pagkakataon na yan doon sa paglalagay nila ng mga ganyang klase ng mga slogan at iba-iba ang mga hakbang. Na kung saan ay tumatiliwas din sila doon sa kailangan sinasabing localized peace talk. Nagsusulong ang pamahalaan localized peace talk. Pero, yung mga mayor sa gusto nila ay maglagay ng persona ng grata doon sa NPA. Paano mag-uusap yan? Anong dating nun? Di ba? Tapos, magpapasuko sila ng mga NPA doon sila mga ba. Ilalagyan nila persona ng grata yung NPA. Pambira, anong magiging dating nun? Kung gano'n ang gagawin ng ating pamahalaan regarding sa paglalagay ng persona ng grata. So, mukhang mayroong conflict yung issue na sinasabi dyan. Saka meron pa mga issue dyan sa personal ng grata nila. Diba sabi, para pinagbabawal nila na yung mga CPP and NDA, meron nga sinasabi, parang yung nakaraan, yung CPP tsaka yung NDA, parang legal yun eh. Parang sinasabi, legal na yun eh. Doon sa batas na tinatupad nila Ramos noon. Ang illegal lang yung NDA eh. So ngayon, kung magagawa ng mga ganun yung mga ano, i-override niya yung ano eh, yung mga local. Pag gumawa sila ng mga batas doon, i-override niya yung ano, yung batas na yun, kung meron pa nga ng batas na yun, hindi ka nare-review yun. Pero siguro, isang tabi na yun, isa-isang tabi na lang natin yun. So ngayon, ay itong localized news, kapag tutuwan na natin ngayon, tumataliwas ngayon ito doon sa sinasabing slogan niya. So kaya dapat, mag-i-open na pamahalaan dyan sa sinasabi natin na peace process. Sapagkat kung magkakaroon ng mahusay na peace process sa localized or sa lalong lalo doon sa nationals, kung saan yung national kasi pinapatulan ng CPP and PNDF eh. Hindi yung local, so iniitsapera nila yung local eh. So national lang kanilang gusto dyan na pag-uusap. So ngayon, kung magiging matagumpay yun, ay yung halimbawa, magbabalik sa fold of law yung, ano, yung PA, kapag natupad na yung mga stages niya at nareforma na yung bansa, hindi magbabalik loob yan, so kung magigitan ng pagsuko lamang at mabibigyan lamang sila ng beneficio ng clip. Alam ba yung bawat isa? So hindi yun yung nare-resolve yung problema ang ipinaglalaban nila sa bansa. Kaya nga gusto nila, sila na yung mamahala para maipatupad yun. Or, ito ay mangyari doon sa peace process kung paano ang sasagawang hakbangin ng ating pamahalaan o system change and political change para dyan. At ito ay maisa katuparan. O yun, eh, paano mangyayari nyo kung gagawin mong ganyan ang iyong mga kampanya? Sa salita pa lamang, conflict na agad. Panayating na labanan ng ating pamahalaan yan. So kaya nga parang ang nangyayari, ay, old ways. Sumuko ang NPA, CPP and PNDF, or mag-employ ng force ang pamahalaan. Either dead or alive sila, or maikulong sila kung sila magagampo. So, ganun yung nangyayari. At ang nangyayari pa, ayan, may mga ganyang klase ng mga kabangin, slogan na ganyan. At yung laganap na red tagging. So, dapat, yung pamahalaan, iwasan niya red tagging na yan sapagkat, alam niyo, sa NTFL CAC, si General Parlade, huwag sana kayong, at yung iba pa nasa matatas na opisyal, so, iwasan niya red tagging na yan sapagkat pamamarisa kayo ng mga maliliit yung mga sundalo or lower ranks na mag-retagging na kahit artista o yung mga mababatas na retag nyo. E paano kaya yung ordinaryo magsasaka? Kaya laganap yung mga AGK o mga torture, iba't ibang mga karasan pang abuso ng mga nasa lower ranks o mga nasa field. Kasi yung kanilang mga pamuno ng mga liderato na kagaya ni General Parlade, eh nire-retag yung mga walang ebidensya pa. Eh gaganon din ang gagawin ng mga sundalo nila. Eh mabigat yun.
pagka ganun, yung iba, pag napanginalaan ka, i-EJK nga na lang. Nangirap yun. Lalo na ngayon, mayroong batas nung ano, nung anti-terrorism law. Eh, isang buwan ka halos ikukulong doon kung mapaghihinalaan ka. Ay, napakabigat nun. Eh, pag wala ka, pala, lalagyan ka ng gawa-gawang ano, bintang, ebidensya. Pag bibita nga, paghihinalaan ka para lang maikulong ka. Kung purpose to, deturing ka ron. Napakabigat. Maski sa result, sigurado nga aminin mo ron. Old na kasabihan. So ngayon ay ang boses natin o ang boses ng Human Rights Promotions ay suportahan ng ating pamahalaan yung peace talks instead of yung maglagay sila ng slogan na personal ng grata yung CPT and PNDF. Kundi ang lagay ng pamahalaan, they support peace talks para mag-usap doon ang ating pamahalaan at magkaroon ng pagbabago at magkaroon ng kaayusan through peace process. Hindi dapat nasarduhan yun eh. Kasi yun yung pinakamahusay na peace in order eh. With that kind na mataas na kahuluhan eh. Lalo mga malalakas armas ang ginagamit niyan. Ngayon eh, yung peace process, yun yung pinakamahusay na dyan para magkaroon ng kaayusan. Pero kung ang gagawin yung old peace, medyo talagang patuloy ng digmaan niyan. So ngayon ay with that, magkakaroon ng pagre-reforma dyan. So ngayon, ang report, mabuguhin nyo yung sistema ng Pilipinas, yung politika, ekonomiya, yan, social, civil, kultura. So kung mabago yan, magkakaroon ng kayusan sa ating bansa. Pero kung hindi po pwedeng, hindi basta, hindi po pwedeng pasusukuhin mo lang, bibigyan mo ng small-scale business, o puhunan 50 mil, halimbawa. O yan, magtrabaho kayo sa 50 mil. Hindi lang basta ganun yon. Kasi, ang ating kinaharap ngayon, marami tayong kinaharap ng problema ng inequality sa ating bansa, na dapat ma-resolve ba? Hindi ba bigyan ng trabaho kasi kagaya ng ating kampanya noon, ang nangyayari lang, dapat mag-rebuild muna lahat para mabigyan ng trabaho. O, paano yung mga hindi nag-rebuild, hindi sila mabigyan ng trabaho? Ay, ang daming, ang statistics ngayon, yung unemployed, napakalaki. Yung ating ano, yung ating salary, yung minimum salary, 10,000 lang. Di ba kulang na kulang, magkano yung standard? Asa 40,000 to 50,000. So ilan? Apat na i-jump mo pa. Apat na beses pang i-jump bago tayo maging standard ay yung unemployment pa. So ganun tayo ka-third world, di ba? Napakahirap ng bansa natin at napakahirap na. Bakit ang ganun yung sistema? Napakayaman ng bansa natin eh. Pero yung sistema ganun. Tapos ngayon, yung pinatutupad, wala niyan. Oh. Ang daming inequality, sino yung sinusuporta ng pamahalaan? So ngayon, ang nangyayari nga ngayon ay binabanatan pa ng ating pamahalaan, diba, yung NTFL Cup, yung mga mababatas. Eh, sana po pwesto ngayon yung mga tao ngayon para baguhin yung sistema o yung mga malit o inequal doon sa mga batas. Ano mo, reforma sa lupa o mga iba't ibang mga batas. Na, dapat nila baguhin, eh, syempre. Saan mo ba baguhin yan? Doon sa Kongreso. You should be voted by the people. O, ay, through party list, kahit pa paano, nanalo sila ron. Halimbawa, yung mga yung mga binabanata na Gabriela o makabayan nila. So through the Congress, binabago nila yung mga maling batas doon na nagpapalakad ng maayos. Sige, binabanata man ni Parlado ng mga kasapi ng mga NPA. Eh, Diyos ko po, saan ang pupuyas ng mga tao ngayon para baguhin itong maling sistema na to? Saan? Ano ba ang pinoprotekta ng ating enforcement? So dapat yung enforcement, suportahan nila yung mga mabatas na ito doon sa isinusulong nila na patas na pamamalakad. So ang nakikita natin yung suporta ng NTFL ka mula kay Parlada at iba't ibang mga nasa officials niyan, eh yung ano, yung equality ng pamala na yung pawahan mo, asyendero. So yun na sinusuporta nila. Yung mga may-ari ng mga mining. Diba? So kapag tinutulan niya ng mga congressman na yan, mga nasa party, halimbawa, hindi nila sinusuportahan yun. Ang gagawin na, inilink nila doon sa CPP-NPA. Halimbawa, binabago nila yung mga batas na mali ron. Sinusulong ng NPA, halimbawa, o ng CPP-NPA-NDF. Magkaroon tayo ng patas na lupa dito sa bansang ito. Yung mga, halimbawa, yung mga kabayang black, nagsusulong ng batas na para sa kalupan. Gagawin mo yun, mag-link silang dalawa ngayon. Diyos ko po naman, oh. So ano na ba ang pagbabago ang dapat natin gawin dito para saan ka pupesto ngayon? Kahit maging presidente ka po eh. Pambihira o.
So ngayon ay hindi sagot na talunin yung CPPNP in legal ways or anumang pamamaraan para magkaroon tayo ng peace and order dito sa ating bansa. Sapagkat hindi mangyayari na matalo nila yung CPPNP in legal ng ating pamahalaan, sapagkat yung lipunan natin, bukal ng rebelde yan. Sapagkat bakit kamo? Dahil sa inequality of the ng bansa natin eh. Kung magupuman nila ito, patuloy na may susulpot at susulpot dyan. Kasi nga, patuloy na inequal yung ating bansa. Yung justice, yung mga ano, kagaya na, nireregtad nila. Oh. Diba? Actress, nireregtad nila. Oh, sumuporta lang sa women's rights, children's rights, para wala silang anak na babae at asawang babae, kaibigan babae. Oh. So, napakalaganap ng inequality na ating bansa. So dapat kaya ang dapat suportahan so ng ating pamahalaan ay yung peace process. Kaya muli kay Mayor Isko, suportahan po natin yung peace process at pagre-reforma doon sa peace table para magkaroon tayo ng mahusay na sistema. So yung inequality dito sa bansang ito, mula doon sa Metro Manila yung pamumuhay makakaroon ng kaayusan buong bansa. So suportahan po natin ito at ikayatin po natin ipo ng Pilipino, pamala na suportahan ito. At maging ating pangulo, suportahan ng peace process. Huwag po natin saraduhan ito sapagkat ito yung may pinakamahusay na pagpapairan ng kapayapaan. Dapat hindi sinasaraduhan yon. Kasi kung magpapairan po tayo ng peace in order, yung peace process isa sa pinakamahusay na hakbangin in facing CQPNP and DF na para sa peace in order. So, yun ang pinakamaganda ron. At hindi dapat yung sinasaraduhan ng ating pamahalaan. Dapat palaging naka-open yan hanggang sa resolvein talaga yung dapat ng mga dapat na gawin. Yan yun. So, ngayon ay kaibat ang ating pananalay sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesus Kristo at gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria ay ating ay suportahan ng ating pamahalaan ang ating boses na suporta ng ating pamahalaan, ang peace talks at pagre-reforma rito upang magkaroon tayo ng mahusay na sistema at pagbabago sa ating bansa. At doon sa akbangin ng ATFLK kung paano na mapanatili yung pamahalaan dito sa way nilang ito ay ang sinusuportahan lamang nila rito ay inequality doon sa ating bansa. So mag-isip kayo mabuti kung paano kayo haakbang. At paano ninyo pinapanatili ang ating sistema o ang ating demokrasya na kung ganyan nakabangin nyo na pati yung nagbabago ng demokrasya o nagbabago ng ating pamamalaka doon sa Kongreso, which is our democracy, ibinabanatan nyo na red tagging. Diyos ko po naman, no, pinatakot nyo ba? Sapagkat malinaw na kung gano'n ang ginagawa nyo, na kung ito ay para sa mahirap yung ginagawa nila, malinaw na ang sinusuportahan nyo eh yung inequality. So ngayon ay kaya sana maliwanagan itong ating NTFLCAC o yung ating mga kasundaluhan na kayo yung mag-isip kayo ng gusto para dyan sa inyong pagpapairan. At yung mga liderato nyo, huwag nyo basta kagayahin yan kung ganun magbintang yan mga yan. So, sundin nyo yung mahusay na proseso ng karapatapang tao, IHN, batas, kung paano kayo haharap CPPNP. Ganon din ang LGU. So, sundin natin ang mahusay na pumamalakad dyan. At doon sa pagpapatubo ng NTFL, magkakaroon kayo ng mahusay na consultation dyan. Kung yan ay umiiral na nga. Na kung paano haharapin yung CPPNP, hindi yan. Lalo nang ganyan, may mga slogan pa lamang ay marami ng epekto, again, of this process. So, isuportahan po ng LGU, lahat ng mayors, yung peace talks. Kasi yan po ang mahusay na pangamaraan para magkaroon tayo ng kapayapaan sa bansa at the same time, re-resolve yung ating problema sa bansa. At muling makabalik sa fold of law, yung ating mga nagrebelde. O ano man ang, at in the future, maaari sila magkaroon ng mga partido o mabago ang ating lipunan ng Pilipino o ang ating bansa in the peace process. Sana lokal lahat na yan at hinihikayat natin yung Mother Mary lights na ang lipunan ng Pilipino
nasuportahan yung peace process. Lahat ng mga organisasyon, mga political organization, para magkaroon tayo ng pagbabago at hindi, sa right ito, magdigmaan. So, may hirap yun. Kasi, tayo rin lahat ang mag-suffer niyan. So, matira matibay. Yun yung para kung sino mamumuno. So, may hirap yun. So, with the lies of the other mayor, umira sana ang kapayapaan. Yun lang. Muli, sana yung napagsabosos naman ang human rights promotion sa linggong ito ng ating hinggil sa karapatang tao mula doon sa issue ito ng pagharap sa CPP-NPN ng ating bangay. Ilang mga magandang po sa inyo, dadap, dadap, dadap.